Hello! Andito na naman ang inyong Farm Mom! For today's video, ipapakita ko sa inyo kung saan at paano ako nag-umpisa sa pagbibreed ng superworm / darkling beetle. So nag-umpisa ako sa 30 pieces of darkling beetle na hanggang ngayon may ilan pa rin buhay dahil maaring hindi pa nila nare-reach yung paglilay ng 500 eggs. So ito yon, dito ako nag-umpisa. Ang isang darkling beetle sa hindi pa nakakaalam ay naglilay ng 500 eggs sa buong buhay nila. Ganun karami, kaya okay lang na magsimula ka lang ng 30 pieces. At ito na yung pinakaunang nalay or naging superworm ng aking mga darkling beetle. Ito naman yung aking second batch. So napakarami niyan, maaaring nasa 1,000 na to. And then the third batch na napakadami din. Siguro more or less nakapag-produce na ako ng superworm ng mga 8,000 kasama na yung maliliit. So ang aking mga superworm ay aking sineseparate based on their sizes. At yung pinakauna kong superworm, yon yung aking ina-isolate. So ito yung aking isolation area. Ayan. Yung iba walang takip, depende sa taas nung isolation cup. Ito naman yung mga may takip na mabababa lang yung isolation cup. So kailangan takpan dahil nakakataka sila. So tatlong layer yung aking nakahang and then itong aking nasa pinaglagyan ng Yakult. So after nilang maging pupa, ayan, ibunubukod na natin sila dito sa isang lagayan. Dahil nga tayo ay limited lang ang ating mga isolation cup, kaya pinagsasama-sama ko pag sila ay naging pupa na or nasa pupae stage na. And then after na maging beetle na sila, nag-transform na sila, inililipat ko na dito sa isang lagayan din. So, isini-separate ko din ang lagayan, itong mga ito, from brown color na dark beetle into black dark beetle. Ayan. Kasi yung mga brown, medyo malalambot pa sila compared dito sa black na matitigas na at saka mabibilis ng lumakad. So, ayan, nakapag-produce na tayo ng darkling beetle breeder. And soon, itong mga pupa ko ay mag-transform na rin into darkling beetle. So, ganun lang kabilis mag-produce o mag-breed ng superworm / darkling beetle. So, a good potential business dahil ito ay pwede nating ipakain sa ating mga alagang isda like goldfish, arowana, crayfish, hamster, chicken, at syempre pwede din itong pagkain ng tao as chicha worm. And that's all for today. Thank you for watching. See you again on my next video. At sa mga gustong i-try breed ang superworm / darkling beetle, you can leave a message on my comment section at pag-usapan natin ang tungkol sa pagbibreed. Happy breeding!